Walang kamatayang imihaw. Kahapon, anong kinahan natin? Imihaw na hito. Yun na yan o. Inihaw na tilapia. At may kasama pang... Oo, oh, tilapia yun. Oo. Oh. Tanyo kung bakit puro inihaw. Bakit? Kami marunong magluto. Inihaw na talong. Inihaw na talong. Yan. Siyempre, ang walang kamatayang mustasa. Sige. Ima ng anak, may Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa masarap na pagkain, mga inihaw na ito na handog mo sa amin. Alalahanin din namin ang mga taong nagtanim, nangisda, at ang iba pang aming mga kababayan na nahirapan na sa pandemic na ito. Niaalay namin ang lahat ng ito sa iyong sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Yeah. Balata na natin ito. Yan na. Yeah. Teka, bigyan mo muna akong plato, my darling. Thank you. Teka muna. Ito kasi yung ginagawa natin ito ay apunan palagi. Uh-oh. Gusto natin nilagyan ng title man lang, eh, di natin alam ano. It could be dinner with the Lord. Maganda yun. Dinner with Christ. Dinner with Jesus. Maganda yun. Maganda. Anong... Siguro, dinner with... Kapag we dinner with Jesus, ang tawagan natin ay ka-Jesus. Ka-Jesus. Parang di gata maganda, no? Parang... Dinner with Christ naman ay... Kristo? Dinner with the Lord? Kaalam? Ano? Kaalam ng puso? Maganda medyo ayos maganda yun. Elijah na ako eh. Oh, kaalam. Siguro. Mga kaalam. Oo, mas maganda yan. Kaalam. Ang alam kasi, hindi naman talaga love yun eh. Ano yun? Apoy, di ba? Apoy. Apoy. Love na pagmamahal. Ah, pwede rin. Oo. Yun. Oo. Tignan natin yung mga luto natin bago tayo magano. Tignan mo, dahil sa pag-aalam, eh, puro inihaw ang ginagawa natin. Kasi yung legendary ano natin, suka. Ha? Wala tayong legendary suka? Ayun! Toyo, toyo na lang. Legendary toyo. Legendary toyo. Ano, masarap. Legendary toyo. Ayan. May ang pero ba kaming ano? Sarap. Pampanong. Grabe, sarap. Masarap. Matindi, ano? Masarap. Matindi ba? Pero may kulang. May... Bilisan natin, hindi na ako makakain. Hindi matis? Anong kulang? Anong kulang, Ate Del? Ang kulang ay... Anong kulang, Ate Del? Bilisan mo! Naku! Kanin! Tawag yung pangkakas. Ano na yung super natin? Super natin, nakulog. Yan, naku! Maganda yun yung vlog kahapon ha, natural na natural. Eh, natural na natural, kaya lang, natural din ang pagkakain ko para ako nasa ano lang. Para, nasobra niya itong pagka-natural ko dun ha. At home ka, no? At home ako. Eh, mabuti nga yun. Hindi ko alam na. Dapat siguro eh. Na pala yun, akala ko sa akin. Nabigla nga rin ako, ba't ginawa ko yun eh. Wala sa ano eh, wala sa... Eh, dapat plano. Naman talagang maging at home tayo sa ating, kay Lord. Kay Lord, oo. Kaalam. Ating kaalam. Ating kaalam, pwede yan. Tingin niya, musta niya, no? Ito, te. Alam po na karami na kayo kahapon, eh. Oo, siguro, tataka kayo bakit meron naman tayong vlog ngayon. Kasi may bisita kami. Kasi may bisita kami. Bawal kumain ang hindi nagsasalita dito, eh. Kaya... Hindi, kasi, ang promise ko kay, ano, kay Rose. Mm-hmm. Kapag gumawa ng 300 views yung, ano, yung vlog kahapon, doon pa lang tayo gagawa ng ano, another vlog. Eh, nag-request si Kaulong Brian. Gusto niya, ang next na panangalian natin ay pag-uusapan natin ay ang love story namin ni Rose. Ay, nako! Maganda yan. Kaya lang, dahil dito, hindi ka mabot ng ano, ng 300 views, huwag mo natin pag-uusapan yun. Pabutin mo natin ng 300. Pag nakakating ng 300, sige. Ngayon, ano naman pag-uusapan natin ngayon? Parang ano na to? Parang excuse me, ate, ha? Siguro to nung ano, kahapon. Kahapon, sige. Napanood ko yung kahapon nyo. Maganda. Yeah, maganda ba? Salamat. Oo. Salamat sa mga sumabaybayan lang.
Hindi lang ako, hindi lang ako tuwang-tuwa sa inyo, tawang-tawa pa ako sa inyo. Kami rin sa sarili ng tawang-tawa kami. Bakit ano ba yung... Bakit nandito si Tita Bell ngayon? Eh, ginagawa ko ng kapitbahay itong Hacienda Heights eh. Taga Glendale ako pero parang kailan lang ba ako nandito? 2 days ago? 2 days ago. Sunday. Eh, masarap talagang kumain dito. si Ate Bell, assistant principal sa ng ano ng Our Lady of Talpa School dito sa Los Angeles. Kung saan doon nag-aaral yung mga anak namin. Nag-graduate doon si Andrea at si Andres. Kasalukuyan na sa 8th grade si Andrea. Mm-hmm. Hingi ako siya. Sarap. Si Ima na doon nagtapos yung mga anak ko. Ibig sabihin talagang may naidudulot na maganda yung school. Diba, shout out pa sa Talpa to ah. Totoo yun. Kasi kung di maganda yung ano, ginagawa sa mga anak ko sa school na yun, patagal na mawala yung mga anak ko doon. Makikita nyo naman yan. No? Oh. Hindi kahit na magkaibigan tayo, hindi naman kayo magtsatsaga na ilagay doon yung mga anak ninyo. Siyempre. Oo, talagang. Ako rin naman, kahit na ako ang vice principal doon, hindi ko inaangat ang aking bangko, pero talagang maganda ang... community. Oo. Ang buhay si Kristo doon. Maalap doon, maalap. Ako nararamdaman ko yun sa mga, ano, sa mga faculty. Mm-hmm. Mga teachers doon. Talagang maalam ang kanilang ano, dandami sa pagtuturo. Mm-hmm. Totoo sila sa kanilang sinagutang misyon. Mission. No? Totoo yan. Minum kayo muna tayo. parang nakakauha. Oh. Nakakauha yung ano, yung... Hindi wala ko nakakauha yung topic natin. O yung... Tubig-tubig! Parang nakakabigla ito eh. Nakakabigla. Yung prompto eh. Si Den eh. Nabigla rin ako. Nabigla ka rin, Rose, no? Kasi si ano si Ate Bell, nakilala namin yan. Dahil sa ano, sa mga Molians. Oh, ba, may dalawang shoutout na. Yeah. Mother of Life ano, pati. Yeah, Mother of Life. Yeah. Tagalog, ina ng buhay, di ba? Oo. Ayos. Anong ibig sabihin ng Mother of Life? Sana, ano saan ang galing yan? Rose, ikaw mo sumagot niyo. Mula yan dahil sa mga sa pangangailangan ng mga taong tinatawag na gusto magkatekista para maipangalat ang aral ng Panginoon, you know? Ang mabuting balita. Saan mo nagmula ang Mother of Life na yan? Sinumulan to ng vision. Pagdating ng isang German lady, kung tawagin namin ay si Miss Beckers. Mm-hmm. Yeah, siya nagsimula noon at saka syempre ano din 'yan, pangarap din 'yan ni Blessed Father Marie Eugene na magkaroon ng ganitong para na kung saan mahahasa ang mga... Ibig sabihin pala, may formation. Ang Mother of Life ay isang paaralan. Mm-hmm. Na formation house. Nakusang kami ni Rose ay nagmula. Nag-aral kami doon ng 2 taon at isang summer bago kami. Paano kaya kita rito? Sa mata. Tinawagan niya ako. Nagkwento mo. Kung paano tayo nagkita. Tinawagan ako ni Auntie Belle. Sabi niya, hello, ikaw ba si Rosalie? Sabi ko, opo. Bakit po? Ayun, sabi niya, Molian ako. Okay. Ay, talaga po. O, sige, magkita tayo. Ayun. The next day, nagkita na kami. Ayun, nagkita kami sa Talpa. At yun ang simula. Yun ang simula ng ano, natapos. Walang katapusang... pagtitipon. Oo. Mga Molian sa Amerika. Oo. Hinanap pa namin yung iba naming kapatid. Mm-hmm. Na ngayon nagsimula lang tayo ng iilan ngayon nata 70 na kami. 70. No? 70 na. Tanda mo, Rose. Mm-hmm. Sabi ko nag-promise tayo kay Miss Reyes na hahanapin natin sila.
Nagulat ka nga eh. Nagulat na ako, hindi ko nga alam na sila yung pati pala ako ipinramis mo doon. Sila yung sinugo. Kay ate. Ay, kay miss. Nako, kanin uli. Nakakagutom tong paglablag pala. Oo, at ang nanood ng vlog ninyo kahapon ay puro taga-mall. Siguro la yung mga viewers natin doon, yung 30 viewers doon, siguro mga mall yan siya. Wala. Mm-hmm. Palagay ko. Tapos mga... mga kapamilya namin. Kamag-anak, siguro mga 10. So, 40 na yun. Yung 44 kami siguro. Kami-kami na lang siguro. Binar. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ayaw umabot ng 80. Pagdating ko nga dito, pinanonood pa rin ni Rose. Eh. Pinanood ko uli. Pero para dumami. Magandang simulain yun. Magandang simulain na... Sabi nga ni ano eh ni Ms. Karing na simple ang inyong pagbibigay ng bang witness sa Tagalog. Pagbibigay witness. Pagsasabuhay ng inyong buhay mag-asawa na naka ugat sa pananampalataya ninyo. Maganda 'yon, maganda. Bilang katekista dito sa Amerika. Anong saan kayo naka, anong mission nyo? Anong yung mga yung tawag doon? Suppose, anong tawag doon eh? Yung, ano yung mga ginagawa nyo rito bilang isang katekista? Isang mall yan. Mas mahirap maging katekista dito kasi hindi ka naman katekista dito pero nasa buhay mo yung pagiging katekista mo. Mm-hmm. Diba, Rose? Mm-hmm. Like ikaw, nagtuturo ka sa LA Unified. Bawal mag-mention doon ng pangalan ng Diyos, di ba? Paano mo ginagawa yun, Rose? Hindi ko rin alam. Hindi. I always try to greet yung pagpapasok na yung mga estudyante ko sa kwarto namin. Sa classroom namin, gine-greet ko yung Holy Spirit sa bawat isa. Wow. Nasa isip ko at saka sa puso ko. So I pray for my students. Natatandaan ko nung ako'y nagtuturo. Sabi mo kasi, gine-greet mo sila habang pumapasok sila. Nung ako'y first grade teacher, ako'y naging first grade teacher for 19 na taon. Sa Our Lady of Talpa. Parang anniversary niyo. Pero yung anniversary na rin. Pero 32 years na ako ngayon. Pero the rest is naging vice principal ako. Pero ang ginagawa ko noon at the end of the day, pag inaayos ko yung mga silya ng mga bata, ako naman, dinadasal lang ko yung mga silya nila na sa pagbalik nila ay sana mas maging bukas pa na yung kanil, mas lalong bukas pa yung kanilang isipan at matouch sila ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ko at sa pamamagitan ng bawat isa. Yun. Nabanggit ko kanina, continuation to sa kahapon. Isa sa mga dahilan kung bakit tagtagal ang aming pagkasama ni Rose. Si Ate Belded, siya yung mga guide sa amin all throughout na witness niya kung gaano yung mga namin, problema namin, and everything, nisaya namin. Ando din sa palagi, hindi nagsawa sa pagkain. Sa pagkain. Ito yun, kaya malaki pa sa namin sa kay Ate Bel. Napapakanin na naman ako. Kanin! Pang-apat na to ah. Naku. Konti-konti lang naman ha. Ito, konti lang. ikaw Ate Bel, sa matagal namin So, matagal mo nang pag sasama sa amin, ano yung mga napansin nyo? Bakit pinagtagal? Itong si Rose at si Den, parang kaalab ko talaga ito. Kapamilya at kaalab. Mahal na mahal ko ang mga anak nito. Si Andres at si Andrea. Kasi bukod sa estudyante sila ng aming school, talaga namang talaga naman nakikita ko ang dedication nitong si Den at si Rose sa kanilang mga anak.
At talagang open sila kung ano pa yung dapat nilang gawin para mapalaki nila ang kanilang anak na hindi lang mabubuting tao, kundi mga taong may pagmamahal sa Diyos. At syempre, hindi nila maibibigay yon kung sila mismo ay walang pagmamahal sa Diyos. Yan naman ang aking may pagmamalaki dito kay Den at kay Rose. Talaga namang ano sila, nakatali sa kanilang pananampalataya at isinasabuhay nila yon. Sa mga kaibigan ninyo, bukas hindi lang bukas ang kanilang pinto sa lahat nang dumating dito na kaibigan namin, na kapamilya, na kamolyan, kundi hindi mo pa tinatanong eh, lalo na to si Den ay siya pang nangunguna na i-convince si Rose na dito muna sila patuloyin, dito muna sila pakainin. So talagang very sincere. Kaya nga ako na nang iimbita sa sarili kong pumunta dito eh. Pero this is where I felt that I am a significant member of their family. So mahirap matagpuan 'yon, yung talagang ano, ano ka na miyembro ka na ng pamilya na ihingi ka na lang ng kanin. So yon. Dagdag kanin. Mangga muna. Kaya ka malaki pang sala namin sa iyo eh. Kundi dahil sa iyo talagang nahihirapan kami. Kaya ano yon, na malaking tulong ng Diyos. Tsaka magaling magdasal itong dalawang to. Bahagi ng kanilang buhay ang pananalangin. Nakikita ko yan pag hinahatid yung mga bata, nagdadasal ng rosaryo, nakikinig sa mga ano, yung mga hindi nila wine-waste yung time nila. It's intentional. Ano, may mga limitations, lahat naman may limitations, pero they try their best. I try my best with my own daughter too, so that's all we can do, right? Mm-hmm. Grabe. Busog na ako. Busog din ako sa ano eh, sa sinabi ni Ate Mel eh. Hindi, siguro ano rin, sa blessing sa buhay mag-asawa, kailangan meron ka rin anong kaibigan ninyong parehong mag-asawa na aantabay sa inyo. Yun ang pinakamagandang gift sa buhay mag-asawa. Hindi lang siya isang side, kundi she tries to see both sides. Mas kampi ko nga si Den minsan, di ba? Hindi, patas lang. Kaya ano eh, yung kailangan talaga. Itong dalawang to, pasalamat ng pasalamat, pero akong nagpapasalamat talaga na naging bahagi. Kasi may mga hindi mga bagay na hindi ko kaya ang gawin. Hindi na ako nahihiyang lumapit dito sa dalawang ito. Na yung bang mangingimi ako na o mahihiya or sometimes, you know, you're proud to ask the help of your friends, but with them, yung simpleng at matyaga ito, lalo na sa pagdadrive ko, naku, from Hacienda Heights to Burbank, paulit-ulit namin pupuntahan yung dapat kong puntahan. Yun, hindi ko makakalimutan yun, yung kanilang tiyaga. Yan, salamat. Salamat din. Salamat din natin sa pagmamahal at sa guidance. Sa mga viewers namin, paki-like naman. At sana sa patuloy nilang pag-vlog, may matutunan tayong aral. At kahit na wala, no, basta maaliw tayo. Importante yun na maaliw tayo sa mga taong pinapakinggan natin. You know? Lalo na sa panahong ito. Nako, kailangan nating maaliw. No? Mag-subscribe po kayo. Ako po tutulungan pa nila mag- Gagawin ko sa inyo limang account para lima kagad.
Kasi sabi nga nila, bihira daw nila marinig si Den magsalita. Pero if this is a way for him to express himself, especially his love for his family, his dedication, then i-encourage natin siya. Diba, Rose? Baka sa alay yung mama kami sa pagkabulan. O sige, talagay ko hanggang dito lang muna tayo. Oo, maraming kasi, salamat tayo. Kasi naubos na niya na yung naubos niya na yung tilapia. Maraming salamat. Naging bahagi ka namin ng ano, ng episode na to. Walang ano man. Ano bang title nito? Siguro. Tilapia. Kahapon eh. Hito eh. So, ano kaya? Ito naman kain na. bahala na siguro title, kamaya, bahala na. Surprise na lang siguro mga. Oo, sige. Salamat. Salamat po. Salamat. Hanggang sa muli nilang pag-vlog.